Mag-e-ed sa anniversary na naman. Ano nga ba ang napala natin noong 1986? Ang ipinagmamalaking bloodless revolution ng mga Pilipino ay tuluyan na talagang nagpakita ng tunay na kulay. Sa karamihan ng mga Pilipino ngayon, ang EDSA ay isang malaking pagkakamali. Isang realisasyon na kahit mismo ang mga naki-EDSA noon ay natanggap na rin. Makalipas ang 33 years, asan na ba ang Pilipinas? May mga nagbago ba talaga? O lalong lumala? Umunlad ba? O lalong nasira? Napakadaling gumawa ng isang kwento at narrative, lalo na kung namamanipula mo ang mga traditional media sources tulad ng dyaryo at TV na siyang tanging pinagkukunan ng impormasyon noon. Ngunit ang pinakamatimbang na basehan ay ang bansa natin mismo. Matapos ang mahigit 30 taon, mukha bang naisabuhay ang sabi nilang sinasagisag ng EDSA People Power? Kakambal ng pagkakaroon ng internet at social media ay ang mas madaling palitan ng impormasyon at diskurso sa iba't ibang mga tao. Nawala ang monopolya mula sa traditional media at maraming sikreto rin ang nabunyag. Natanggalan ng piring sa mata, kaya naman tuluyan nang nawala ang hiwaga ng EDSA. Sa pagdaan ng panahon, kapansin-pansin na ginamit na lamang ito na parang armas ng pampolitika at pansariling interes. Natila ang pananaw nila ang kumakatawan sa pananaw at paninindigan ng buong bansa. Kaya naman hindi na mabenta ang kwentong demokrasyang ito. Matapos ang EDSA, binenta at privatize ang mga power corporations natin. Pinasara ang mga power plants na siyang malaking tulong sa ating pagka-independent mula sa Middle Eastern oil. Ngayon, Pilipinas na ang siyang pinakamahal na kuryente sa buong mundo. Kasabay ng pagtaas ng kuryente, syempre, mataas din ang cost ng paggawa ng produkto, kaya mataas din ang transportasyon at presyo ng mga bilihin dahil lahat ng mga ito ay gumagamit ng enerhiya. Ang mga naipundar na proyekto ng nakarang administrasyon ay kung hindi pinasara, ay itinigil, ibinenta sa mga pribadong kumpanya o kaya na may binigyan ng ibang pangalan. Talagang mga pansariling interes ang inuna at hindi kapakanan ng bayan. Ito ay mga institusyon na dapat ay hawak ng Estado. Upang pangalagaan ang mga pangunahing pangangailangan ng mga Pilipino, makikita natin ito sa kahit anong larangan o sektor. Sa infrastruktura, agrikultura, telecommunications, kalusugan at marami pang iba. Mula sa brownout na minana ni Ramos kay Cory, Hacienda Luisita, pagbaba ng employment rate at pagunlad ng mga oligarkiya dahil sa privatization, pagmahal ng kuryente, krudo at bilihin, hanggang sa mga problemang nitong kasalukuyan lang naglabasa, tingbaksa, korupsyon sa Yolanda Funds, dayaan sa halalan sa pamamagitan ng speechwriter ni Cory na siyang may-ari ng Smartmatic, at marami pang iba. Ang kwento ng EDSA ay kwento ng pagbibigay ng kapangyarihan sa isang taong walang kapasidad at kaalaman sa pamumuno. Nasaan tayo pagkatapos ng EDSA 1986? Ang EDSA ay walang hiwaga. Gaya ng EDSA ngayon, wala nang gustong dumaan dahil mabagal ang usad. Walang progreso, walang bigayan, at puro pansariling interes lamang ang nananaig. Yan ang simbolismo ng EDSA.